Hi everyone! John Park Gunnern here. It's a brand new day here in Tokyo. It's a Saturday, March 16. And itinerary ko ngayon is mag-day trip sa Kawagoe. It's around 11 a.m. so I'm assuming lunchtime na ako makakarating doon. Reason bakit hindi ako morning pumunta is I have to work and yung shift ko ends at like 8:30 a.m. in Japan. Ngayon, I'm headed to Shinjuku Line, pero bili muna ako ng ticket, one-way ticket, kasi na alam niya naman, di ba, wala akong Suica. So, buhay nang walang Suica, expected niya na bili kayo ng bili ng ticket kada station, which will delay you for a bit, pero madali niyo naman ang pag-ano. Mag-withdraw muna ako, guys. Ayan, ito yung destination ko ngayon, guys. I'm at Morishita Station. So, sasakay ako ng Shinjuku Line going to Ogawamachi Station. And then, from Ogawamachi Station, I will transfer lines. Red Line, Marunouchi Line, going to Ikebukuro, Platform 2. And then, we'll stop at Ikebukuro Station. And then, from Ikebukuro, sakay na ng Pagkawagoe. So, and wish me luck. Sana hindi ma... wala si John Park Gunnern. Charot. So, nandito ako ngayon sa Ikebukuro Station, guys. And sasakay ako ng Tobu Toju Line or TJ Liner. Ayan, dahil hindi nag-research si John Park Gunnern, so, lumapit ako at akala ko madali lang bumili ng Tobu or TJ Liner tickets. Ayan, nandito ako sa ticket machine. Pero, Park Gunnern, hindi English, puro Japanese. As in, ilang beses na akong nag-try paulit-ulit pero hindi na-change yung language niya. So, gulo-gulo buhay ng akla kasi hindi nag-research. So, ayan. Alam niyo ba guys, at this very moment, panic mode na ako. Like, mga siguro dalawa or tatlong beses ako pabalik-balik dito sa ticket machine kasi iniisip ko kung anong gagawin ko. As in, kahit ilang beses akong magpabalik-balik, ganyan talaga yung screen, hindi siya natatranslate to English. So, hindi ko sure kung ano yung bibilhin ko and ayoko ding magkamali. So, ayan, puro talaga siya Japanese. I finally got my Kawagoe pass, guys. And pumunta lang kayo sa Tobu Tourist Information Center sa Ikebukuro and they will help you out. They're multilingual, so walang problema. So, akala ko guys, mano-mano mong bibilhin yung ticket, pero may discount pass pala, so I think that's easier. So, I got the Kawagoe discount pass premium, which is giving you access to ride trains and buses kasi malayo yung lalakaran from the station going to the attractions. Makita mo lang to sa mga nasa station. Na-stress ako kanina kasi akala ko dito. Akala ko dyan bibilhin. I think pwede naman din. So as soon as you have the Kawagoe pass, guys, dadaan ka sa parang station attendant and ipapakita mo lang para you can pass through. So once you go up, ay makikita nyo na yung mismong exit ng station. And then, pasok lang kayo sa office ng station. And ipapakita nyo ulit sa station attendant yung mismong Kawagoe pass so that you can pass through without tapping or inserting your ticket. Ganyan lang kasimple. Hi, okay. Hi. Arigato gozaimasu. So, ipakita nyo lang to guys. Huwag nyo iwala kasi ipapakita nyo rin to mamaya pag sasakay kayo ng mga buses going to the attractions. Ang hinahanap ko ngayon is yung
focus kung saan ako sasakay sa mga destination. So, hindi ko kasi naaral. Hindi ko naaral ang ano, Kawagoe. So, lumabas ako sa Kawagoe Station East or East Exit. And from there, dire-diretso ka lang sa labas. And may mga arrows naman leading you to the buses. So, in this case, straight ahead and then hanapin mo lang yung stairs and pwede ka rin mag-elevator going down kasi doon nakapark yung mga buses na pwede mong sakyan using your Kawagoe Pass to go to Kawagoe Attractions. So, ayan, dire-diretso ka lang, lakad ka lang ng lakad. Ang importante or ang goal is makababa. So, if you're not sure, just go ahead and read the signs or mga arrows kasi it will lead you there. Ang ginawa ko is, pumasok ako dyan sa elevator na yan. Okay, hindi ko alam mo nang sasakyan. Bahala na. Bahala na. Hindi kasi ako nag-aral. Hindi ko inaral. Bus stop 1. Dito na. So, pagkababa mo guys, makikita mo yung mga bus stop numbers. So, sakay ka lang according sa kung saan mo gusto. Yung map ng Kawagoe Pass na binigay dun sa Tourist Information Center will tell you kung ano yung mga buses na dapat mong sakyan. Sumakay ako sa bus number 1 guys. And then, pinakita ko lang again yung discount pass. So, yan. Itatago ko na kasi ayoko ma-stress kahanap nito. Ang first na gusto kong puntahan is yung mga shrines. Ayan. Nandito naman yung map. Ibigay naman nila. So, you will know kung saan yung gusto. Kinabahan ako kanina kasi hindi ko sure kung anong gagawin, paano mag-purchase ng tickets for Kawagoe. Kasi nga sabi ko, diba, hindi ko siya na-research. Mabuti na lang at pumunta ako dun sa tourist information and bumili ako ng Kawagoe Pass. So, I got it all figured out. Pero not advisable. So, as you can see sa map, guys, may mga letters and number. For example, W2, W3, W4, W5. Those are bus stops. So, doon sa stop yung bus. And pwede ka rin doong bumaba. Depende sa kung anong attraction yung gusto mong puntahan. So, for example, gusto mong pumunta sa Kumano Shrine, bababa ka sa somewhere between W4 or W5. Alaman mo din kung stop na. Kasi naka-flash naman dyan sa front ng bus. So you will know if pwede ka nang bumaba. Here in Kawagoe guys. Nakarating na rin ang Jampak Gunner rin. So, ang goal natin ngayon is kumain muna. Kasi hindi pa ako kumakain today. So, brunch ang atake natin. Maghahanap sana ako ng ramen. Or anything. Kung ano na lang makita ko. Lakad lang ako ng lakad guys. Wala akong specific na itinerary. Ayan. And then, sa unahan, nandun na yung mga kainan and mga parang Kyoto style traditional na mga stores. Ayan, nakikita ko na sila. Binabaybay ko na lang yung daan patungo dun. Wow. Very aesthetic.
Naghahanap ako ng saan pwede makakain, guys, kasi sobrang taas ng pila ng mga restaurant. Hindi ko alam kung saan ako kakain. Ayan na guys, nakakain na tayo ng lunch. Very late lunch. Brunch na. And I'm so full. I love the unagi. And I love the soba. It's my first time trying it out. And it didn't disappoint, girl. And the name of the restaurant is Wawa. So, nasa tapat siya ng F Gallery. Ayan. Katabi ng name ng stop. Katabi ng Mio Kasalo. Ayan. Guys, now na tapos na tayong kumain, ang hahanapin na naman natin is Mahimagas dessert. So, balik ako dito kasi parang ang daming mga coffee shop tsaka ice cream. Ano, one swirl. Uy, nagashimasu. Ano siya guys? Lasang taro or ube. Gusto ko sanang magdanggo, guys. Kaso ang haba ng linya. Grabe. Baka sa ibang ano pa. Sa ibang lugar na ako hahanap ng danggo. Pandanggo na lang. Pandanggo. Haha. Corny.
papunta ako ng Hikawa Shrine. So, hindi ka naman din mamong problema. Kasi may map, tsaka may unli ka naman na. May unli ako na pass for both train and bus. So, kahit saan ako mapunta, lalaban at lalaban tayo. Tingnan nyo guys, ang lilinis ng mga paligid. Wala kang makakita ng ni isang basura. Tapos ang gaganda ng bahay. Parang sa G-drama or sa anime ko lang ito nakakita yung mga gantong facade ng bahay. Parang sa drama lang or sa anime. So, very interesting lang na makita siya in person. First time ko dito sa Kawagoe and again, I have not researched. Parang kung ano lang yung makita ko, papasok ako doon. Or kung ano man lang yung ma-curious ako na kainin, bibilhin ko. May binili akong parang hot mochi or something. Eto, hindi ko pa siya kinakain. Dito ng side guys, wala masyadong tao. Yan guys, lakad-lakad lang ako. Siguro babalik ako sa Rinkeji Temple. Upo ng very very light. Kakainin ko yung binili kong mochi. For sure, hindi na siya mainit eh. So, pwede ko na siyang kainin. Kanina sobrang init, masakit sa kamay. Yan, upo tayo dito guys kasi wala namang katao-tao. Tayo lang naman. Salamat na nakaupo tayo ng ito siya guys. Mainit na mainit to kanina. Hindi ko kinain kasi nga sobrang init. As in, sobrang nakakapasok. Ano siya guys? Para siyang mochi na ang palaman is sweet potato and red bean. Kung magkakawagoy kayo guys, I recommend na kumuha na lang kayo ng pass. Nung una, i-DIY ko sana. Pero na-realize ko nga, tama, mas mabuti nga may pass kasi unlimited eh. Meaning, unlimited yung rides mo sa bus. And then, same with
the train. You know, you can go from Kawagoe C Station to Kawagoe back and forth. And ayun nga, hindi ko nga na-research. Mabuti na lang at nung pumunta ako dun sa sa Ikebukuro Station, dun sa Tobu line ata yun, or basta Tobu Information Tourist something office. Nag-o-offer pala sila ng pass kasi tinatanong ko sa concierge nila, which is English speaking or multilingual naman sila anyway. Tinanong ko kung anong ticket yung dapat kong bilhin if I go from Ikebukuro to Kawagoe Station. Sabi nila may pass daw sila. Hindi ko naisip yun at hindi ko nga na-research na may pass daw sila. So, ayan. Yung kinuha ko guys is yung Kawagoe discount pass, yung premium na 1,050 yen, which is trains and then bus plus ano ba to? Special offers at supporting shops. Validity period is valid for the day of use within 1 month from the date of issue only. Day use lang. Amazing. Pagkarating nyo sa Ikebukuro Station, punta kayo sa Tobu Tourist Information Center. So, ayan. Ito yung, hindi ko alam kung makikita nyo guys, pero hanapin nyo lang yung office mismo nila. Tapos may mga concierge dun and they speak English and i-explain nila sa'yo kung anong bibilhin, ano yung mga offer nila, anong mga types ng passes yung meron sila. Apart from that, kung paano gamitin yung discount pass, which is yung pinakita ko sa inyo kanina na card. Wag na yung walain to. Kasi hindi kayo makakasakay ng bus. Well, makakasakay kayo ng bus, pero hindi kayo makakababa. Kasi pagbaba, pagkapasok ko ng bus, hindi naman nila ipapakita. Pero if you're not doing the passes, gusto niya lang mag-DIY, pwede niya naman gamitin yung suika ninyo. But for my case, it's not ideal kasi nga wala nga akong suika. For sa mga magja-Japan na walang suika, kasi diba wala nang suika card, nasuspend na yung production nila. So, this was very ideal for me. So, pagkapasok ko, wala akong skin, hindi siya skinan. Pasok ko lang as normal. Hindi ka magta-tap or anything. But if you have suika, then you go ahead and tap. And then pagka ano nyo dun sa end, towards the end, I don't think you will tap. Hindi ko din sure guys ha, don't quote me on this. Pero yung may mga passes, ipakita nyo lang ito sa driver and then they would let you pass. So unlimited yan. Kanina, nawala pa ako. Actually from, saan ba yun? Pumunta ako ng Kawagoe Hikawa Shrine. And then, gusto ko sana, I was looking for a way na pumunta dito sa may Taisho Roman Street or sa may Renkeji Temple. Pero, ang ending, nakabalik ako sa Kawagoe Station. So, ang ginawa ko is, sumakay ulit ako ng bus number 1, tapos bumaba ako sa W5 na stop. Malalaman mo naman din yung stop kasi may monitor naman sa loob ng mismong bus kung saang stop na sila. Minsan lang, be careful kasi pag walang bababa sa stop na yun at hindi mo na malayan na stop mo na yun, baka lumagpas ka sa next stop. So, dapat be careful and observe yung anong mga fina-flash sa monitor na stops para malaman mo na, okay, stop ko na. Kasi, supposed to be nung first kong attempt na sumakay, W4 sana ako bababa. Pero, good thing, napansin ko, so sa W5 na lang ako na-stop, bumaba. Which is malapit naman din sa mga places na gusto kong puntahan. Or sa shopping street, yan. Kasi itong W5, W6, W7, W8, ito yung parang hilera ng shops talaga. Ng mga tindahan ng mga nagtitinda ng danggo, mga nagtitinda ng mga matcha ice cream, ang daming mga nagtitinda ng kung ano-ano ng mga food. So, ayan.
Hindi ako nakabili ng dango kasi sobrang haba ng pila, hindi ko alam. Parang bawat nagtitin doon ng dango, daming pila. Gusto ko nabusog ako guys. Hindi ko nga ito maubos eh. Kasi busog na busog ako from my lunch. Imagine ninyo, isang bowl ng rice tsaka soba yung kinain ko. Puro carbs. So uuwi na ako at babalik sa Ikebukuro Station guys. Going back to my hostel or hotel. Siguro makakarating na ako dun mga around 5 to 6 p.m. Depende sa traffic. Well, wala namang traffic, pero depende sa ano ng train and if makasakay ako agad-agad sa subway. Yan. Magandang vibe ng Kawagoe, guys. Kung gusto niyo yung parang malakyoto ang ano niya, I recommend, especially if you want day trips from Tokyo ba, na hindi masyadong malayo. Imagine ninyo, I went out of the hostel or the hotel around, siguro mga ano na yun, 10 a.m. to 10:30-ish. Basta, bottom line is, nakarating ako dito sa Kawagoe Station ng mga around 11:45 na. Tapos, pinifigure out ko pa. Gusto ko na ding umuwi ng early kasi for sure yung mga turista sasakayan ng train. So, ayokong sumama sa crowd kasi alam niya naman sa station patungong Tokyo sobrang crowded. Kahapon sumakay ako ng JR line kasi pumunta ako ng Shinjuku kahapon. Grabe. Mabuti na lang isang stop lang yun. Kasi para akong malulunod sa dami ng tao kahapon. Nandito na ako sa stop, guys. Papunta na or pabalik sa station. W5. So, nasa other side of the road. I don't know if you can see sa may Rinkeji Temple yung W5. So, kung dyan ka nag-drop off, nasa harap lang din yung pabalik. So, I just crossed the street and ito naman yung W5 pabalik. Kasi parang magta-turn lang siya. Babalik siya dito, guys. Dadaanan lang din niya yung ibang mga stops na kung saan siya nag-drop off ng mga pasahero. Ayan. So, nataantay lang ako. May parating na na bus. Nandun sa pinakadulo. So, nandito na ulit ako sa Kawagoe Station East or East Exit. Yung kung saan tayo lumabas kanina. Ayan. And again, hanapin niyo lang yung TJ Line or Tojo Line. Pasok lang kayo sa office na to, sa information nila. Sumimasen! Ikato gozaimas! Pakita niyo lang. And then, they will let you through. And then, make sure guys na yung sasakyan nyo is pa-Ikebukuro. By the way guys, this is the iPad 6th gen na binili ko from Akihabara for 5,000 pesos. And I love how it looks like. And sobrang smooth niya pa, walang mga scratches or dents. As in, parang bagong-bago. And
I love how it looks like, madaling ma-charge and hindi madaling malobat. Subscribe to my channel, guys!